daw mga katropa. Welcome to the first online youth-oriented magazine show created by the youth for the youth. We are your hosts. I am Box. And I'm Faith. This is Youth Jam! For our first episode, Faith, alam mo na ba o may alam ka ba tungkol sa City Youth Officials? Well, Pox, narinig ko na ako ano yung City Youth Officials, pero hindi ko alam yung mga nitty-gritty. Well, tanungin kaya natin ang ating mga katropang kabataan kung alam din ba nila o may alam din ba sila tungkol sa City Youth Officials. Sige, tingnan natin ito. Hello po, yung nalang ko po sa City Youth Official and kasi alam ko po yung may best friend po kasi ako dito na si YO din and para na rin po silang para mga government officials din po. Yun nga lang po, parang mas bata sila tsaka and alam, marami rin po kong alam na parang mga events na ginawa nila, hinold yung parang yung sa si, yung parang City Youth na ganyo, parang ganun. Tapos yun, huwag kang matense, okay lang yan. Tapos yun din po yung sa yung Naga City. Basta po yung parang talent show. So marami na rin, no? So marami ka ba? Gusto mo ba maging City Youth Official? Ay, opo. Next year. Next year, mag-a-apply ka. Ano po, sineserve po nila yung ano yung ating mga youth. O, ginaguide po nila yung ating youth ngayon para sa tuwid na daan. Yun naman po. So ayun, Faith. Pero let's get to know more about City Youth Officials by having with us or by featuring the City Youth Mayor of 2013, Ms. Isa Abanes. Hi mga katropa! Today, we will be having the City Youth Mayor of Naga City. She is City Youth Mayor Isa Abanes. Hello, Ms. Isa. Hi. Welcome to Youth Jam. Hi. Hey, thank you for inviting me. Thank you din for it's coming. It's our pleasure to have you here. So, Ms. Isa, curious lang kami, no? And ang mga katropa natin. Ano yung City Youth Officer? Official. Ng Naga City. So, yan. Sila mga official, sila yung nagiging counterpart ng mga officials talaga ng local government team. So they function as their counterparts na rin. Like ako, nasa City Youth or City Mayor's office ako, yan, may nagka-countersign din ako. Wow. And also, we are implementing projects basically for the youth. So you mean, Ms. Isa, kahit yung mga City Youth Councilors ay gumagawa rin ng ordinances? Yes, true. So you really do the function of your counterpart office. Yes, and aside from that, mas lalo namin or natatop namin yung mga different offices na available or existing dito sa government. Kaya mas lalong parang mas lalong nagiging broaden or broad yung pagkaka-implement namin ng mga projects for the youth. Ano ba ito, Ms. Isa? Is it backed up? Is City Youth Official backed up with an ordinance? Yes, yes. Naga City Youth Code, which is very it's the only youth code sa buong Pilipinas. So nandoon, mandated kami to function as we are right now. And nandoon na lahat. So talaga isang maganda palang youth empowerment tool, no? Yes. And might we ask, kailan nag-start yung starting year lang, itong City Youth Official? Ilang years na siya nag-exist? I guess 1993. Wow. So that's how many years already? 93, 2000. Use your mathematical skills. Oh, sige, 1993 to 2013. Kaya nga ako nag-host eh, kasi wala akong alam sa math. Siguro box 10 years. 10 years in existence. Anyways. 20 years. Or 20 years. 20 years in existence. Anyways. Ikaw ang mahina sa math. Pardon our mathematical skills, mga katropa, kaya kami host, di ba? So, Ms. Isa, ano naman yung mga projects mo for the year? Yun. Last summer, we had the Youth Month. Kaya marami talaga kaming in-implement ng project na dinivide namin according to its field. Like, meron kami sa politics, meron kami for the environment. Ah, kasi nga itong Naga City Official pala kay Faith. Sino yun?
Chika ba natin? Hindi, wag na. Ay, tumatakbo lang sa summer, di ba? Kasi mga estudyante din pala yung ating mga Naga City youth. Hindi naman summer lang, pero parang naglalaylo din. Ah, naglalaylo. No? Pero hindi naman kami parang nawawala talaga. Ah, so linawin ko natin yun, ha? Hindi lang naman pala summer nag-run ang Naga City Youth Officials. Yes, and in fact, meron kaming mga pinaplanong projects na tinitingnan lang namin yung mga common na free time namin para magkaroon ng mas magandang implementation and delegation ng process. So, since yung sabi mo kanina, summer kayo, kumbaga, the peak of ang pagiging active niyo. So, that means summer din yung application yes, process. So, how does it go? Para yung mga katropa natin, alam nila kung paano sila mag-a-apply for city youth official. Yan. So, merong pinoprovide yung city ng application form for the youth to apply. And by age bracket din, your age requirements. And so, yun. After completing the form, merong pinipresent na involvements mo. And, yan. Some documents. Basic documents like, ano ka, community tax or cedula. Ganon. And after submitting all the requirements, meron tayong written examination na pinrepare din ng, ano, ng executive committee or committee, yan, committee ng, ano, ng youth group. And then, sila din yung nag-check and then afterwards, after determining the top 45, kasi 45 lang yung CYOs talaga. Yun, nagkakaroon ng oral examination. Doon sa oral examination naman, our scores will be back to zero. Tapos, nirarank kami according to our promotion. So, yung pag-rank sa inyo, yung the top would be the mayor, parang yun. Ah, so you top the oral exam? Magaling mo sa isa, guys. So, ano lang, just a little bit about the application lang. Ano yung age bracket? From 16 to 24. Pasok ako. Pwede pa. Pwede pa. Oo. 16. Hindi ba? Pasok na ako. Kapal lang. So 16. Anyways. Tapos ano ba to? Yung other qualifications nito, kailangan ba your study? Hindi naman. It's open naman to all the youth out there. Kahit you're out of school, you, you're in school. Talaga pala nabibigyan ng lahat ang opportunity. Of course. Equal opportunity for all. Talagang taga rito pa sa Naga. Ayun, that's important. May residency period ba na kailangan? Wala naman. Kailangan mo lang mag-present ng permuting stop either sa'yo or sa parents na dito sila. So, it doesn't, hindi parang sa national elections box, correct me if I'm wrong, sa national elections kailangan ng residency period, right? Oh, kahit sa local. Or local elections. Dito wala naman. Isa, can you tell us about something about your term? Kumusta ba yung term mo ngayong 2013? You started what date? June 15. Yun, June 15 talaga. Monday yun. Monday. Yun. 1 month? More than a month. 45 days kami na nasa office talaga. And yun, so dun sa 45 days na yun, it's a roller coaster eh. As in, may up and down talaga. Kasi, in one word na lang, paano mo describe yung term? Awesome! 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 So, I guess that okay. Describes your term talaga. How about naman yung pakikipagtrabaho mo sa Kappa Youth? Siyempre, di ba, alam naman natin na yung iba sa kanila ay may mga bata pa talaga. So, hindi ba mahirap sila ng trabaho? To consider different ideas, how you know how to manage conflicting naman. Yun, maganda kasi, ano, very dynamic kasi yun eh. Kung pare-pareho lang kami ng, ano, ng levels, yung sa age namin, eh, parang walang masyadong dynamic. So, maganda kasi iba-iba yung personalities namin, iba-iba yung mga pinanggalingan naming schools, and yun, environment, iba-iba. Kaya, maraming ideas na nagpa-pop out. So, helpful siya sa mga projects, planning. Alright, so speaking of ideas naman, kasi kanina nasimulan mo na yung talking about some projects. Ano pa ba yung other projects for the whole year? Yung, ano lang,
idea pa lang or proposed pa lang na projects na pwede, na, pwede abangan ng mga katropa natin for this. Yan. So, magkakaroon ta kami ng, ano, ng Youth Career Day this coming October. Kasi October is ano, parang available lahat kasi may meron tayong sem break. And yan, it would be for ano, for third year and fourth year college students and also dun sa mga fresh graduates natin dyan out there na walang mas, walang trabaho ngayon. Yun, so magkakaroon ng seminar workshop for them with, in partnership of the Metro Peso. So hindi, wala pang masyadong ano, parang agreement or any proposal. Yan, pagtatrabahuhan muna namin yan. Pero so, this coming October talaga yun. And yun, magtuturuan namin sila with the help of the different resource speakers, ano yung how to win an interview or paano ba yung pinaka appropriate way of answering your resume. So invite mo na lang isa yung ating mga katropa para sumali sa City Youth Officials at lalong-lalong sa mga programs ito. Yan. Bago ko sila invite, gusto ko lang magpasalamat sa lahat talaga ng mga patuloy na tumutulong sa amin, mga employees ng local government of Naga, and also dun sa mga youth na patuloy din na sumusuporta sa at nagjo-join sa mga projects na ini-implement ng CYO. So sana po patuloy niyo pa rin kaming patuloy pa rin po kayong tumulong sa amin. Patuloy pa po nating patuloy pa tayong makialam sa mga dapat nating gawin dito sa ating syudad. Yan, may mga projects pa po kaming na i-implement. So like, i-like niyo na lang po yung page namin sa Facebook, City Youth Officials 2013, and follow us on Twitter at CYO2013. Yan. Doon yung updates ng activities. So yan, magbabalik po tayo mga katropa after some credits. Ooh.
baby, got me feeling so right. Oh baby, baby, dancing in the moonlight. Oh baby, baby, got me feeling so right. Oh baby, baby, dancing in the moonlight. Oh baby, baby, got me feeling so right. Oh baby, baby. Ready for anything, watching the
Ayan, official na natin ang Sea Youth officials and their projects. And of course, the very and ever talented Miss Jaycee Belmonte. So, mga katropa, yan muna for now. This is Faith. And I am Fox. See you on our next episode dito lang sa Youth Jam! Good afternoon, mga katropa. Ito, mali ako. Ay, mali ako. Sabay pa nagtukura ako. Sorry. Sa internet yan i-upload. Good day. A good day, sorry man. Hello na lang. Hello mga kamag TV. Youth Jam! Sana, Mike, we are your host. We are your host. This is Youth Jam! sorry. Dang! The feature na natin ang Sea Youth officials and their projects. What?